Ate Carla, pati Mars, anong masasabi niyo dun sa kinainan natin kanina? Yung service siguro may improve pa siya. Yung cleanliness lang din ng mga utensils. Hi guys! Welcome back sa channel. And for today's vlog, nandito na naman tayo sa Binondo, Maynila. Dito sa may Ong Pin Street. So kasama ko yung mga ka-workmate ko dito dahil nagpagawa kami ng salamin sa may Yapo, okay. Sa may Paterno Street. So guys, sobrang recommended talaga namin yung KMC Eyewear Shop dahil sobrang mura, sobrang mabilis kausap, and magaganda and latest yung mga specs na meron sila. So dahil nga nagutom kami, nandito kami sa may Ong Pin since malapit lang naman siya. Magkano binayaran natin sa 20 pesos per head. So magta-tricycle lang kayo. Mga 5 minutes lang nandito na kayo sa Ong Pin. So 20 pesos each lang yung babayaran. Yun guys, ito na naman yung NBTN dito sa Binondo, Maynila. So makikita nyo yung Binondo Bites nila, pinipilahan talaga. Ang dami na namang taong nakapila sa it dahil trending talaga to lagi. Guys, update lang. So nasa likod natin yung Chuan Key. And ang dami pa rin nakapila dito sa Chuan Key. So guys, every time pumupunta tayo dito sa may Binondo, Maynila, lagi talagang maraming tao dito sa Chuan Key. Dahil masarap nga naman talaga yung mga pagkain nila dyan. So ngayon, naghahanap lang kami ng mga kakainan namin dahil hinihintay namin yung pinagawa naming salamin. Yan guys, nandito na tayo sa sobrang sikat na arko ng Manila, Chinatown. Kaliwa. Guys, ano yung kakainan natin? Waying! Guys, ito yung Waying fast food. Tingnan nyo naman ang haba ng pila, oh. Guys, dahil medyo mahaba yung pila, try namin dun sa kabilang Waying pumunta. Guys, nag-tricycle kami papunta dun sa kabilang Waying. So 100 pesos yung pamasahin natin papunta dun. Tara, kababa lang namin na tricycle. And nandito na kami sa kabilang Waying. Actually, malapit nga lang siya, eh. Isang diretso lang. So dito guys, walang pila. So ayan, papasok na kami. May available. So ayan guys, dito kung hindi kayo makapaghintay dun sa kabila, dito sa Waying, marami pang space, marami pa kayong pwedeng upuan dito. Although maraming tao, pero okay na din, mas mabilis kaysa compare din sa kabila. So ayan guys, nandito na tayo sa Waying fast food dito sa second branch nila. Dito lang yan sa may Buenavides Street. Dito pa rin yan sa may Binondo, Maynila. So una pumunta tayo dun sa kabila, kaso lang mahaba yung pila. So dito guys, pangalawa agad kami sa pila and wala masyadong nakapila. Then ayun, makikita nyo agad dito sa labas. Yan guys, oh, may mga Peking duck dyang naka-display. So, and hindi masyadong nagkakagulo yung mga tao dito. So dito lang yan sa Buenavides Street. So guys, pagpasok nyo sa loob, 2-story siya. So marami talaga yung, malaki talaga yung seating capacity kumpara dun sa kabila. Saan tayo dito? Guys, wala pang 5 minutes, nakaupo na agad kami. So papalinis lang namin tong table, then mag-order na din kami. Sir, nagpad kami nung asado. Ito yung asado chong pan. Thank you, sir. Hindi kita kinuha naman. Guys, ayan, dumating na yung mga in-order natin.
And mukhang masarap. So, tatlo kaming kakain dito. So, ang in-order namin ay yung... Ito yung beef balls nila. Ito yung fried wonton. Ito yung fried rice. Pati ito yung asado chong pan. Pati ito yung hakaw. So, ayan guys. Huwag na natin itong patagalin. Let's go! So, ayan guys. Mag-start na tayong kumain. So, mabilis namang na-deliver yung food. Siguro mga, ano lang, mga 10 minutes, no? Mga 10 minutes, ready na yung food natin. So, surprise tayo kasi medyo mabilis yung service nila. So, huwag na natin itong patagalin. Let's eat na, guys. Guys, pakita mo lang. Itong fried rice na in-order namin, sabi nila, normally good for 2 person to kasi 2 cups lang siya. Pero kami guys sa yun, oh, tatlo na kami nag-ati ate, pero actually marami pa rin siya. So goods na siya. So ang price nga pala nito ay 200 pesos. Isulit na din tong fried wonton nila dahil 12 pieces na siya for only 250 pesos. Ayan guys, so actually hindi siya maliliit. Malalaki yung wonton nila. Guys, tingnan nyo. Maganda yung wonton nila. Sobrang siksik. Sobrang siksik, tama ka eh, no? Guys, try natin muna yung fried wonton nila. Ayan, no? Grabe, sobrang siksik. At ang mainit po, tingnan nyo. Umuusok-usok pa siya. Guys, ang sarap. Oh, super sulit. Guys, try naman natin tong hakaw nila. Guys, yung hakaw okay din. Kaso lang medyo natutuyutan ako dun sa parang texture niya. Although, masarap naman siya. Guys, try naman natin tong beef balls nila. Ayan o. Oh. Actually, sobrang sulit na to kasi medyo makikita nyo malaman, malaki talaga. Try natin. Good. Pasadong pasado ito sa akin. Sarap. Ito naman yung asado chong pan. So, as you can see, para siyang ano, binalot wrap ng dim sum, tapos yung nasa loob niya, yung kaya, no? So, try naman natin ito. So, lasang-lasa mo talaga yung asado niya. Asado flavor. Asado din yung meat. Tapos yung wrap ng dinsum, halos parehas ng lasa dun sa shaoyong bang na kinain na. Sarap, try nyo din to. Guys, kakatapos lang natin kumain dito sa Wayne. So, eto yung itsura ng dining nila sa baba. Then, pakita ko yung dining nila sa taas. So, 2-story siya. So, ayan o. So, marami naman seating capacity dun sa baba. And, syempre, meron din dito sa taas, guys. So, ayun, no? Kung medyo nasisikipan kayo sa baba, pwede kayo dito sa taas. Pero, mas okay dun sa baba kumain kasi lagi kayong ma-assist ng mga crew kasi most of them nandun talaga sa baba. So guys, ito nga pala yung total bill natin. So umabot tayo ng 1,200 pesos. So good na yan. 3 packs na kaming kumain dyan. So ayan eh. Fried rice kami, hakaw, stir fried wonton, beef balls, asado chong pan, pati may soft drinks and water din kami kinuha for it. So goods na yan guys. Guys, share ko na sa inyo yung menu ng Wayne Fast Food. So meron sila ditong mga combination. So naglalaro lang yung price nito from 250 hanggang 350 pesos. May chong pan din sila yung in-order natin kanina. So ayan, may 4 na flavors yan. Then from 150 lang siya. Then kung gusto nyo medyo special, shrimp 160. Siyempre may mga dessert din sila. Yung mga yan, coffee jelly, mga black gulaman, mango juice, ayan. Nasa 90 pesos to 120 pesos. Ito yung mga roasting ano nila, items. So, from 500 pesos yung mga chicken nila. Then yung mga peking duck naman is 2,000 pesos. So, ito yung mga new dishes nila. So, naglalaro lang yan from 100 pesos to 550 pesos. Actually, super sulit na dito guys yung fried wonton. So,
sobrang recommended ko talaga siya sa inyo. Then, yan, yung mga drinks nila, mga noodles, bihon, hokkan and soup, congee, mga rice toppings, and ito yung pinipilaan o pinupuntahan talaga sa kanila, yung kanilang mga dim sum. Ate, hi ka naman sa vlog ko. So, visit nyo lang si ate dito sa Hawaii. Thank you very much. God bless. Ayun guys, kakatapos lang natin kumain sa Waing and nasarapan naman tayo and nabusog tayo guys, syempre hindi mawawala yon. When it comes sa food guys, 10 out of 10 siya sa akin. Halos lahat ng in-order namin o natikman namin ay masarap naman siya, so kaya binigyan ko siyang 10 out of 10. So yung ambience, for me okay lang. Typical Chinese restaurant, so medyo hindi ako ganun nalinisan. And pero okay naman. So mga 8 out of 10 yun sa akin. And dun naman sa service, so minsan hindi natin maiiwasan, may mga problema ata yung mga staff. Medyo may kasungitan sila, hindi natin mapipilit. Pero okay naman, pero ano siya sa akin? Siguro 7 out of 10 siya sa akin. Kasi medyo tinarayan kami nung ano eh, nung nagte-take order sa amin. Pero okay naman. Pero overall guys, masaya. Kasi first time kong kumain dun sa Waing. Nasatisfy naman ako dun sa cravings ko. And sobrang perfect yung restaurant na yun. Kung mahilig kayo sa Chinese food. And kung mahilig kayo sa mga dim sum. Ate Carla, pati Mars, anong masasabi niyo dun sa kinainan natin kanina? Okay naman yung food, busog kami. Tapos? Yung service siguro may improve pa siya. Kasi medyo yung mga staff, parang siguro sanay pa sa maraming tao. Ganun. Pero yung pagkain? Masarap. Oh, yung masarap. The best. Yung so, service lang talaga. Nag-iisip kasi ng advance si Mars. Tsaka yung ano, yung siguro yung cleanliness lang din ng mga utensils, ganun. Kasi food yun eh, dapat malinis talaga siya. So I agree kay Mars. Although overall naman yung experience namin, nasatisfy naman kami kasi good food talaga yung naano sa amin. And also hindi namin ine-expect na mabilis yung delivery ng food kasi akala namin matagal. So ayun guys. So kung pupunta kayo dito sa Binondo, kung nahahabaan kayo ng pila dun sa kabilang Waing, dito lang yan sa may Benavides Street. Sa actually medyo dulo lang siya. Pwede kayong mag-tricycle and pwede kayong maglakad kung hindi naman kayo nagmamadali. And for ano na din, para makapaglibot-libot lang dito sa Binondo, Maynila. So guys, huwag niyong kalimutan mag-like and subscribe kung nagustuhan niyo tong video na to. And please comment down below kung may mga suggestion kayo na pwede pa namin puntahan next time. So don't forget to like and subscribe and click the notification bell para updated kayo sa ating mga happenings. See you guys next time! Bye!